COVID-19, tuloy po ba yung sinasabi na magkakaroon daw ng national standards ang pagluluto ng adobo, ng sinigang? Yung komento niyo po. Alam mo, ang priority natin is to fight the pandemic, no? At saka yung economic recovery. Hindi ko alam kung saan ang galing yung balita na yan. But you know, kidding aside, ang bansa natin, despite pandemic, tuloy yung mga ibang trabaho. Kasama ito actually sa creative industry exports. Alam nyo, malakas tayo sa mga creative industry exports na kailangan ngayon ng mga government support. Okay, so yun lang linawi natin. Hindi ito basta kung ano lang gagawin. And pangalawa, una-una, hindi po standard ang pinag-uusapan dito. Kundi kung ano lamang yung basic traditional recipe na nag-consultation lamang sa mga chefs para lang may basic traditional recipe na ipopromote pagka-abroad. No? So, okay, hindi po mandatory. At hindi po ito, dahil alam naman natin, pag tinanong mo lahat dito, lahat ang sasabihin nila, yung masarap na adobo, yung luto sa bahay namin. Luto ng nanay ko, tatay ko, or lolo ko, lola ko. So, ibig sabihin, hindi ho natin ini-standard isang timpla. Obvious ba? Hindi naman ho mandatory. Ano lang ho yan? Parang may basic traditional recipe para pag pin-remote abroad, meron tinatawag na Philippine adobo. At kasi, alam nyo man, pag abroad, sasabihin nung iba, ah, may Mexican adobo. May iba-ibang, baka may umangkin pa nung ating Philippine adobo. So, kailangan nang meron tayong i-promote. At yan po, ginagawa ng ibang bansa. Meron silang traditional recipe. So, again, consultation lang po yun. At ako, at saka hindi po ito standard, hindi po ito mandatory. So, lahat po, we encourage creativity, innovation. Kahit million-million na ang recipe dyan, we all welcome that.